Magandang gabi po sa lahat ng aking mga followers, subscriber, mga BBM and Sara supporters. So, reaction video muna po tayo dahil may papanood po ako sa inyo. Dahil alam ko hindi ito ipinalabas ng media at kumalat na lang po ito dito sa TikTok, sa YouTube at Facebook. Dahil yung napanood ko po ito, talagang naawa po ako sa ating Pangulo. Dahil halos ginawa ito harapan sa kanya sa paligid at sa harap ng ibang lahi ng mga Amerikano ng isang babae o anti-Marcos. So ito, panoorin nyo itong video to. Alam ko nangyari ito nung during state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika or sa New York yada ito. Okay, ito yung mga nagrarally at pakinggan nyo kung ano ang ginawa ng isang babae sa kanya. Nagrarally sila. Hinihintay nila yung pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos. At eto na, nung parating na si Pangulong Bongbong Marcos, sakto, eto ang isinigaw ng babae. At sakto, makikita nyo yung reaction ni Pangulong Bongbong Marcos dahil mukhang nahiya siya dahil isinigaw ng babae ang salitang eto. Yes po, narinig po ni Pangulong Bongbong Marcos harapan po at medyo nakita niyo yung reaksyon niya na medyo napalingon siya at yung mukha niya medyo nahihiya siya. Dahil yung isinigaw ng isang babae na anti-Marcos o aktivista ay F.U. Alam niyo na ibig sabihin, hindi ko nasabihin dito dahil medyo iba yung words na yon. So talagang sinabi niya F.U. Marcos. Yung napanood ko yung video na ito, kung makikita niyo yung itsura ng mukha ni Pangulong Bongbong Marcos, alam naman natin kung gaano siya kabait, kung paano siya mapakumbaba at mahaba ang pasensya at di naman marunong makipag-away. But, tao din po ang Pangulo. Nasasaktan din po at nahihiya din po, lalong-lalo na Pangulo na siya at sinabihan pa siya ng ganun ng isang aktivista at isang babae sa ibang bansa at nakita pa ito ng ibang mga lahi. Hindi nakikita dito sa video kung sino ba yung sumigaw na yon na isang babae, but I think base sa tono niya, parang doon na siya lumaki, isang Pilipino siguro at doon na siya lumaki. But nakakahiya yung ginawa niya dahil mismo yung Pangulo harapan sinabihan mo ng ganon, which is mga kaibigan mo hindi mo masabihan ng ganon, pero ang Pangulo sinabihan mo ng ganon. Hindi ko nga alam kung yung babaeng ngayon umuwi pa dito sa Pilipinas o nagbabakasyon, tapos sasabihan mo yung Pangulo ng ating bansa nung pumunta sa Amerika dahil doon ka na nakatira. Ganun ang sasabihin mo, grabe, nakakagalit. Kasi dapat hindi ganyan ang Pilipino sa ibang bansa. Dapat proud to be Pilipino. Alam ko may anti-Marcos at pro-Marcos, pero hindi dapat gawin at hindi dapat humantong sa mga ganong sitwasyon na dapat harapan pa mismo ipaparinig mo sa isang Pangulo sa harap ng maraming Amerikano na ganun ang sasabihin mo. Siguro yung mga ganong bagay ay hindi na lang pinatulan ng ating Pangulo at hindi na pinalaki yung issue dahil alam naman niya na mas higit pa ang mga Pilipino ang sumalubong at nagmahal sa kanya nung pumunta siya at sumalubong sa kanya sa Amerika. Hindi lang dito sa ating bansa, maging around the world yung mga OFW talaga. Kaya sa aking mga followers at subscriber na mga BBM Sara supporters, i-comment nyo lang ang inyong reaction dito sa video sa baba. I-like nyo and share nyo para malaman ng ibang mga tao kung ano ang reaction natin, kung paano natin ipagtanggol dito sa social media ang ating Pangulo. So maraming salamat po and God bless everyone.